Okay, good morning sa lahat. Live tayo. Kasama na ko ang same school, si Dr. Roel Tolentino, isang napakagaling na surgeon, napakabait na tao, at very accomplished. Pero tutulungan niya tayo ngayon sa mga surgical topics natin. Ang specialty ni Dr. Roel Tolentino, surgery na siya, tapos nag-surgical onco. Surgical onco plus MBA at saka life coaching. May MBA, may life coach. So, siguro, matipid siguro ang tips niya, practical sa atin. Anyway, first topic natin, tungkol sa almoranas or hemorrhoids. Gano'n ba ka-common to, Dr. Roel? Sa mga na-operahan natin sa Pilipinas, maraming pumupuntang mga pasyenteng may almoranas. Ito ay very common. Marami ho tayong pasyente na nakikita sa clinic pero ayaw magpa-opera. Siyempre, una-una, financial problem. Pangalawa, takot sa operasyon. At pangatlo nga, yung pain after surgery. Marami ho ito, very common to. Almost, halos lahat ho yata ng tao may almoranas kahit paano eh. Pag sinili po namin yung puwet meron. So, ano muna ang cause ng almoranas? Oo. Ang almoranas ho kasi, ito ay dilated veins na doon sa bukana ng ating pit. Ang koso nito, una-una, dahil sa anatomy ng tao, tayo ay nakatayo. Pag ang lagi kang nakatayo, siyempre, yung mga may pooling of blood sa binte, may pooling of blood sa puwet. Pangalawa, kung ikaw naman ay may bukol sa tiyan, kung ikaw ay buntes, yung dugo going back to the heart, naiipit yung inferior vena cava. At yung mga dugo, imbis na bumalik agad sa puso, ito ay naiipon sa binte, naiipon sa almoranas. Yan ang mga more common na causes. At saka syempre, genetics. Kung ang magulang mo ay may almoranas, isa yan. At hindi natin napapansin to, yung madalas mag-strain ubo ng ubo at yung mga nag-weights. Kasi nga, increase intra-abdominal pressure, lahat po yan ay magkakaroon ng something na obstruction sa tiyan at yung mga dugo nagpupul sa puwet ng pasyente. Pwede rin ba yung mataba? Mataba, or pwede. Masikip, parang mataas yung abdominal pressure. Pwede. Masikip yung pantalon lagi, nakamaong. O pwede yan. Lagi nakaupo. Oo, pwede yan. Pero yung mga masikip na pantalon, matataba, ang napapansin namin, it's not the almoranas, but yung varicose vein ang nakikita namin. Kaya sa akin lang, para maiwasan natin itong mga ganitong problema, tama yung sabi ni Willie na kailangan na maluwag ang pantalon at huwag ko kayong magpapataba. Kasi ang obesity ho, kalaban ho natin yan. At tulad na makita niya naman kung gano'ng kaganda ang katawan ho ng ating doktor dito, ganito ang katawan. Yung body mass index nyo kailangan i-maintain. Bakit? Pag ikaw ay mataba, nandiyan ng high blood, diabetes, cancer, mga chronic diseases, mga arthritis, varicose veins, at pag ikaw ay may sobrang sugar sa dugo, diabetes, diyan mo kami umapasok, umuputol ng... So itong almoranas, paano nila malalaman na may almoranas sila? May dugo ba sa dumi? Nakakapa ba to? Pag punas sa tissue? Ang unang senyales ng almoranas, ito ay nagpo-produce ng bleeding. Kaya pag ikaw ay dumumi, paglabas ng dumi mo, may tutulo na dugo. Na minsan, very alarming kasi malakas to talaga minsan. Na ang dapat mong gawin, any bleeding, pumunta ka sa doktor. Kasi tayo mga Pilipino, may bleeding, ay wala yan. Doktor, mahal yan. Naku, baka meron akong ma-diagnose ako na may cancer, wag na. Okay lang yan, may nagdudugo. So, ang unang titingnan nyo pag may nagdudugo or yung dumi nyo, parang may dugo sa gilid. Okay, yun ang unang senyales. Pero yung mga malala, ito yung merong pagdumi mo, bakit parang may lumalabas? Sunod, nakapa mo siya, bumabalik naman. Yan, pwedeng internal hemorrhoids yan. Grade 2. Meron tayong, ang grade 1, yung bleeding. Grade 2, yung pagdumi mo, pagkapa mo, may bukol eh. Pero pag hugas mo na, biglang pumasok. Ang grade 3, ito yung pagdumi mo, bakit may bukol sa pit ko? So, ang gagawin mo, ipapasok mo, pag pumasok, grade 3. Ang grade 4, ito yung
pag dumi mo o kahit hindi ka dumudumi, yung almoranas nakalabas. Pero ang isa natin titingnan, pag laging may bukol sa yung titingnan niyo yung ano niyo, yung brief niyo o panty niyo o laging may stain niyan eh, may dugo. Bakit ganun? So something alarming. Sabi ko yun sa inyo ha, anything na nagbi-bleed sa katawan niyo is alarming. Hindi ito simpleng bagay. Yung nakakapang bukol sa puwet na almoranas, parang malambot-lambot. Malambot 'yan. Oo, na ano siya eh. Para sorry for the term, ha? Para siyang bulate. Bulate. Bulate na ano na pagpinipindot. Pero kung ito ay matigas, para kang merong grape nasa loob ng matigas, medyo ano ho 'yan, hindi ho maganda kasi ho siyempre sa buhay ho natin dahil sa ating lifestyle, uso na ang rectal cancer. Yan. So tingnan natin, yung ba ay rectal cancer, anal cancer. Pag ang lagi kong sinasabi ho sa mga pasyente ay ito. Pag mayroon kayo nakitang abnormality sa puwet nyo o anumang bukos sa katawan, tandaan nyo, kami ho mga doktor, nag-aral ho kami para tumulong ho sa inyo. At huwag ho kayo mag-alala dahil marami pong doktor, maraming libre. Kung gusto niyo naman sa mga big time na doctors, pwede rin po sa mga malalaking ospital. Pero ang akin ho, pag meron kay almoranas, sa tingin nyo almoranas to, nadinig ko kay Doc Willie na baka almoranas to eh. Kling! Punta na kayo sa doktor for check-up. So, sa nakikita mo, pag may dumudugo, buhay na dugo, ilang percent sa nakikita mo almoranas? At ilang percent puy rectal cancer pala? Mga 90%. Almoranas, mga 10% ang rectal cancer. Pero meron nung isang senyalis ho ng pagdudugo na isang alarming din. Kasi ho, may pulang dugo at mayroong black na dugo. Pag dumumi ka ng black, ang senyalis ho ito, maaring may bleeding sa upper gastrointestinal tract. Maaring esophagus, yung tubo dyan, or stomach, pag itim. Kasi ho, yung blood ho doon, nag-mix with the acid, paglabas ho niya sa pet, itim. Ang tawag ko dami noon, melena. Sa aming mga doktor, ano mo yan? Medyo kailangan masilip po ang inyong upper gastrointestinal tract or makolonoscopy kayo. Natatawa ako kasi kung marami na ako nag-guest na doktor since 2004 siguro, libo na. Dati pa meron ang mga show. Pag ito si Dr. Rowell, ang guest ko, napapansin niyo ba? Professor yan eh. Teacher po ako teacher ng surgery. Teacher kasi sa sentro. So, dati sa St. Luke's at saka sa Emilio Aguinaldo College of Medicine. At hindi ko sa pumayabang. Last year ako ang best teacher in cancer in the Philippines. So, yun lang po. Hindi naman po sa pag-ano lang po. Binigay lang po. Bakit kita mo kompleto yung kompleto pag kung... Kasi may nakikinig din sa ating mga salamat GP, po. Non-specialist, di ba? Magagamit rin nila to for education. Review din po. Review rin po. Kasi alam nyo, ang doktor ho, si Willie, si Dr. Tolentino, hindi ho namin alam lahat. Kahit to kami, umaten ho kami ng mga meetings, conferences, conventions. Kasi ho, yung alam ho namin, kung yung alam niya ho, nung siya ay nag-aral ng medisina at gagamitin niya ngayon, baka pagtawanan tayo ngayon yan. Tama. Oo. Kaya dapat updated tayo. Updated ka. So, ano muna ang home remedy sa almoranas, mamaya yung tableta, tapos yung opera, at anong gagawin? Home remedy. Una-una, wag ho kayong kakain ng sobrang karne para hindi ho kayo mag-constipate. Ang pwede ho is maraming gulay, prutas, at maraming tubig. Yon. At saka minsan, hindi ko alam kung napapansin nyo, pag ako ho, pag kumakain ho kayo ng maanghang, pag dumi nyo, para ang pet ko masyadong mahapde. Kasi nga ho, may effect ko yung pagkain ng maanghang. Lalo na kung may almoranas kayo, baka lalong mairita yung almoranas. So una-una, tubig, prutas, at gulay, alam naman ho natin yan, napakasustansya. At ang importante, lagi kayo dudumi. Kung dumumi kayo tatlong besang araw, okay lang ho yun. Kasi iba, nahihiya. Dumumi ako. Normal ho yun. O yun, natatakot sila. Bakit 2 times ako dumumi? Kasi nga marami kang gulay kinain eh. Normal yun. Ako nga, biglang teacher, natutuwa pa nga ako sa mga vegetarian. Kasi sila puro gulay. Ako ho, hindi ako pwede kumain maraming gulay. Kasi nagle-lecture po ako, mahirap sa makita. Pero kung dumumi kayo ng 3 times, okay ho sa akin yun. Okay?
At meron naman po mga tableta na iniinom na pampalambot ng dumi. Hindi ko na sabi ng brand, pero pampalambot ng dumi. Pwede mo bang gitin? Oo, generic or brand? Oo. Kasi dito okay lang kasi hindi nila mahanap eh. Oo, mga Bisaco deal. Yan, pampadumi yan. Oo, pampadumi ho yan. Pero nakaka-constipate afterwards. Ayun, diba? Afterwards. Yun nga, meron akong kilala na pag lagi umiinom yan, nakakaroon ng konting constipation after. Oo. Para silang, pag huminto ka, parang hindi na ako madumi. Oo. Parang nagkakaroon ng ganun. Yung mga slimming tea. Slimming yung tea. Yung mga, ano ba yun? Thailand. Oo, yung slimming tea is okay yan kasi nakakadumi yan eh. So, oh, pero then, baka lang maging dependent. Diba? Oh, baka maging dependent. So sa akin, gulay at prutas, okay, nabawasan ng karne. Okay. Bakit nakakatigas ng dumi ang karne? Kasi ang karne ho, ganito. Pag ho yan ay kinain natin, yung iba, hindi nadudurog ho yan. Hindi siya masyadong na dadigest. Mm-hmm. Kaya ho, pag dumi ho natin, may imbak ho yan sa rectum, sa dulo, sa tumbong, mm-hmm. na hindi siya malambot na malambot, paglabas ko niyan, gagasgasin ko yung almorana. Solid. Bakit nga yung dumi natin ganun, Dr. Rowell? Meron tayong dumi na parang solid siya masyado. Kasi nga dahil sa kinakain natin. Dahil sa kinakain natin. Kinakain natin. At kailan ang operasyon? Ang operasyon ho, pag matindi na ang pagdudugo, at yung tinatawag na grade 3 and 4, ano po ba yung grade 3 and 4? Siya yung dumumi, at kailangan mo pang ipasok ng daliri. Uh-oh. Or, nandun na siya sa labas, masakit na masakit, nagkakaroon siya ng ano, nabubulok ko ang almoranas, tandaan nyo, nabubulok yan. Pag nabulok yan, oo, napakasakit yun. Ang tawag doon, thrombosed hemorrhoids. Grade 4 yan, or external hemorrhoids. So, external hemorrhoids, mas mababa ho yan, pero sila, nabubulok ko siya. Pag yan ay nabulok, lalo na yung external hemorrhoids, nasa skin ho yan. Napakasakit ho yan. Pag dumi mo, baka ho magbara pa yung dumi. Pero pag thrombose na yung hemorrhoids, parang naging violet na siya. Oo, or black. Parang nag-close na siya. Oo. Okay na yun? Ay, hindi. Pag nag-thrombose yan, ano yan, lumalaki, nabubulok ho yan, at lalo yan magbibleed na magbibleed. Kaya ho yan ay tinatanggal namin sa pamamagitan ng excision, sinusunog ho namin yan at tinatahi. Wag ko kayo mag-alala, no? Kasi ay, matatakot sila. Wag ko kayo, Let's say, yung mga facto. Dati nabigyan ako facto. Pwede ano siya. Ano facto? Yung, sakit lang na. Hindi, yung ang facto, binibigyan natin yan sa pinapasok yan, no? Pero, dati nagkaroon ho ako ng almoranas. Yun hong lagi sinasabi sa mga estudyante ko, yung mga suppository, ewan ko lang kung ginagawa ng ibang doktor. Nihalagay ko sa ref. Kasi ho, pag hindi... Malamig. Malamig. Pangalawa, pag hindi ho siya malamig, pagpasok nyo, nadudurog pa lang sa labas. Tama. Kasi malambot. Nalagyan ko sa rep. Pasok, labas. Lalagyan ho nung, lalagyan ng mga itlog doon lang. Yung mga hot seats bath. Yung hot seats bath. May tulong? May tulong yan. Okay. Ang hot seats bath, ito po ay tubig na mainit na may asin. Palanggana. Palanggana. Upo ka doon. Upo ka doon. Sunodo, bago nyo ilagay yung pet nyo, tikman nyo yung asin. O bago nyo ilagay yung tubig, tingin nyo pag maalat. Huwag nyo yung uupuan nyo na, tsaka nyo titikman yung tubig, ha? Siyempre, madumi na ho yun. O, maalat na tubig, yun hong almoranas nyo ho, ito ay inilulubog. Uupo kayo sa tubig, at ho, yung tubig na mainit, ito ay magpapaalis ng maga. At kung marami ho siyang mga necrotic materials, lilinisin ho ng tubig na mainit. Pero minsan nasa sawsaw yung private part natin. Alam mo? Ang init eh. Alam mo, yun ang sasabihin ko nga eh. Yun ang problema sa hot seats bath. Pangalawa, kung masyadong madumi, yun yung tubig, baka pumunta sa genital region nyo, magkaroon pa kayo ng urinary tract infection or vaginitis. Kaya, winiway din ho natin yan. Marami nagbebenta without mentioning na marami nagbebenta ng mga... Kami walang binibenta. No, wala ko kami. I'm sure gagamitin itong video ko. Pero meron nagbebenta ng mga almoranas ointment. Ano ba yun? Yung ointment na almoranas, pwede ho yan. Pang-alis ng maga. Ano yung credible na nabibili sa Watson's Mercury? Anong ointment? Kasi mga binibenta, mga kung saan-saan lang. Pero actually, hindi ko matandaan yung actual mga product names. Pero marami ho yan. Meron pa ho dyan na... may anti-pain analgesic effect. Kaya pag meron. Okay ho 'yan. Tsaka ang maganda anti-itch, ang maganda ho diyan
ano ho siya eh, over the counter. Meron ho kaming ginagamit, hanapin nyo lang yung brand, Calamine Lotion with Zinc. Oh, Calamine, lagi naman with Zinc. Calamine. Ano ho yan, parang nakalaki sa sachet. Pangsugat yun, di ba? Pangsugat, pero ginagamit ho namin yun, nakakatulong yun sa pag-alis ng maga at sa mga sugat-sugat. Pag dudumi, pwede mag-KY, lagyan ng KY jelly para madulas. Pwede, pwede, pwede. Pwede madulas. Oo, pwede. Tapos, pag opera, ano itong mga opera na rubber band, okay, putol, ano yung talagang parang malaking operation? Okay. Ano ba yun? Meron tayong mga surgery na gusto natin simple, nilalagyan namin ng rubber band yung base para mabulok. Yun nga lang, medyo may pain ho doon. Rubber band, talagang goma? Ah, goma yan. Medical grade na goma. Ito yung bukol, lalagyan ho ng goma, mabubulok siya, mawawala. Pero matatanggal. Matatanggal siya, medyo masakit lang. So okay na siya. Okay lang. At meron hong ginagamit na stapler, yung almoranas nyo nakababa, itinataas ho yung almoranas at ini-stapler ho yung lining ho ng rectum. Andun yung almoranas mo pero hindi na nakalabas. Ano mangyayari sa staple? Ano doon lang siya, buong for life mo na yung staple. Hindi ba pag naggalaw-galaw, matusok? Hindi. Magandang stapling yon. At meron hong, ang very common, yung ikaw ay nakadapa o nakahiga, yung almoranas, kukunin, tatahiin yung base, puputulin, at sasara yung pinagtanggalan ng almoranas. Yun ang very common. Ano tawag doon? Hemorrhoidectomy lang, surgical hemorrhoidectomy. Saan ginagawa? Sa hospital ho yan. Sa operating room. Operating room ginagawa. Operating meron nung iba. Anong anesthesia doon? Under, yun nung, meron nung magagaling na doktor, yung mga colorectal surgeon. Sila yung eksperto sa bituka, sa colon, rectum. Local ho sila. Ako, honestly, hindi po ako na-train sa local anesthesia. So, regional anesthesia, yung tinutusok sa likod. At meron pang isa, minilalagay yung instrumento at through ultrasound, hahanapin yung feeding, yung vessel na connected sa almoranas, nilalagay to yun. Ultrasound guided. So, ang akin lang ho, ang pinakamaganda dyan, go to your favorite surgeon, colorectal surgeon, sila ang magbibigay sa inyo ng tamang surgery na ayon sa inyong katayuan. So, nakakatakot tong surgery. Baka pag nag-surgery ba ay hindi na makontrol ang dumi o sobra sakit ba to after ilang weeks? After hemorrhoidectomy, hindi ho ito karaniwan nakakaroon ng morbidity, yung komplikasyon, bihirang-bihira. Pero ito lang masabi ko sa inyo. After surgery, medyo may painful ang operative site. Pero yan ay nagagamot ng anesthesiologist or proper medication. Okay. Sa unang araw, mga tatlong araw hanggang limang araw, pag dumudumi kayo, masakit. Kaya ho, nagbibigay kami ng mga pampalambot ng dumi. Kasi ho, siyempre, dumi. Dadaan ho ito sa sugat. Masakit. Ganun ho ang ano, medyo may post of pain siya. Kaya ang importante dito, tamang analgesic treatment at pangatlo, very common ho ito. Minsan nahihirapan ho silang umihi. Mga 2 hours, 3 hours din sila makihi because of the anesthesia. Pwede nilagyan ng catheter yan, pero minsan after 6 hours, umiihi na rin. May effect ko kasi anesthesia sa pantog. So kung makukuha pa habang bata pa sila nitong home remedy, gulay, prutas, regular dumi, kusang bumabalik, ay mas okay i-delay-delay konti. Hindi naman siya emergency. Hindi naman ho siya katulad ng cancer. Yun nga lang ho, baka mamaya i-diagnose nyo ang sarili nyo na, ay, almoranas to. Pero yun pala, cancer. Pero yan, cancer naman, napipick up yan through screening colonoscopy as your gastroenterologist. At tulad ko, 50 years old, at 58 na ho ako this year, 50, nag-colonoscopy at the age of, this month, baka magpa-colonoscopy ulit ako. Okay, final words sa almoranas, Dr. Rowell. Ang almoranas ay madaling gamutin, simple lang ho yan na sakit, hindi ho siyang delikado, hindi siya life-threatening, pero anything na hindi kayo sigurado, patingin kayo sa inyong favoritong doktor. Okay, thank you very much, Dr. Rowell.